Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, November 29, 2021. Yung minomonitor nga nating low pressure area nga po, no, dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay nasa eastern section ng ating Kabisayaan. At ito nga po, no, ay mataas pa rin po ang chance na maging isang ganap na bagyo. Ito nga po ay lalapit dito sa ating power line at magiging isang ganap na bagyo. Subalit, ito po ay sa ngayon ay hindi naman po inaasahan na papasok ng ating bansa. At ito nga po, pagkatapos maging isang ganap na bagyo, ito nga po ay magkakarpa papunta nga po dito sa silangan ng Japan. Ang nakakapekto po ngayon sa atin yung shear line dito po sa may extreme northern Luzon na nagdadala po ng makakapal na kaulapan at malalakas na pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan sa extreme northern Luzon na nakakaranas po ng mga pag-ulan dahil po sa shear line. Ang nakaka-apekto naman dito sa may Metro Manila ay yung Easterlies at yung ating localized thunderstorm. So may posibilidad pa rin po tayo mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan, lalo po yan pagdating ng hapon at ng gabi. Dito naman sa may parte ng Mindanao, ito nga po ay ang nakaka-apekto sa atin, yung ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na posibleng nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng Mindanao at ng Palawan. Check naman natin yung ating satellite image, no, kung dito nga po mapapansin natin na may posibilidad, ano, na nakakaranas na nga po sa mga oras na to ng mga malalakas na pagbuhos ng pag-ulan sa may Basco Batanes at sa ilang parte pa ng extreme northern Luzon. Magiging maganda naman po ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng Luzon, maliban na nga lang po dito sa may Baler Aurora sa may Quezon. Ay may posibilidad tayong bigla ang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan. At magiging maganda rin po ang lagay ng panahon sa may Mindoro Province at maging sa may Bicol Region. Dumako naman tayo sa Visayas kung saan nga, no, nakaka-apekto rin yung ating Easterlies. So may posibilidad po tayo makaranas dito ng isolated rain shower. Dito po yan sa may Tacloban, sa may Silago, sa may Cebu City at sa may Dumaguete. Dito naman sa may Mindanao kung saan nga po nakaka-apekto yung ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone ay nagpapaulan po yan dito sa may malaking bahagi ng Bislig, sa may Manay, sa Davao, maging dito po sa may General Santos City at Sarangani, Cotabato, Cagayan de Oro ay may posibilidad po tayong makaranas dyan ng mga mahina at katamtamang biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Hanggang dito po yan, umaabot po tayo sa may Zamboanga City na makakaranas ng bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman po sa may Palawan, kung saan nga ITCC pa rin na nakaka-apekto, may posibilidad nga na makaranas tayo ng pag-ulan o panandali ang pagbuhos ng pag-ulan. Dito po yan sa may Puerto Princesa, Palawan at sa may Bataraza. Check naman natin yung ating advanced weather forecast. Ano, dito nga sa ating advanced weather forecast by November 30. Mapapansin nga natin, dumidikit na nga po sa ating power line itong posibleng magiging bagyo. At pagdating ng December 1, makikita nga po natin, ito po yung magiging isang ganap na bagyo at mas malapit na po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Then pagsabit po ng December 2, mapapansin nga natin, ano, ito nga po ay may posibilidad maging tropical storm. At ito nga po ay nasa eastern section po, no, ng Tugigaraw. At pagsapit po ng December 3, ito nga po ay lalayo pa ng ating bansa at magkakaroon po tayo ng isang low pressure area sa loob po ng ating bansa. By December 4, makikita nga po natin, no, na ito nga po ay papalayo ng ating bansa at yung bugso ng ating amihan ay muling lumakas at yung ating shear line ay aabot po yan hanggang dito sa may Mindanao. Then pagsapit po ng December 5, mapapansin nga po natin, ano, na yung shear line ay magpapaulan po yan sa malaking bahagi ng Mindanao at yung amihan ay makakaapekto sa Visayas, sa Bicol,
sa Metro Manila at maging dito po sa Luzon and Extreme Northern Luzon. By December 6, mapapansin nga po natin ano, na tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan ang Mindanao at ang Visayas. Dala pa rin po yan ng ating shear line at meron tayong isang posibleng low pressure area dito pa rin po sa labas ng ating bansa. Pagdating po ng December 7, mapapansin nga po natin, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan sa may Visayas at Mindanao at habang meron pa rin po tayong nakikitang low pressure area dito po sa labas ng ating bansa. Sa ngayon po, ito pa lang po ang ating available data no, para po dito sa minomonitor nating mga sama ng panahon. Again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po dahil malayo po yung ating range ng ating advanced weather forecast. Marami po pong posibilidad na magbago. Kaya antabay lang tayo sa ating advanced weather forecast para sa ating mga binabantayan o minomonitor na sama ng panahon. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note the copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.